limang dekada na kayong nagagawa. So natigil lang noon na pandemic. Ah, of course. Kasi umalis kami dito. Buti binalikan niyo po itong trabaho. Oo, nang pwede na. Pero dati ma'am, mano-mano yan. Siyempre, nung nag-umpisa kayo. Pati itong paggata ngayon, na ano na na. Food Explorers, itong tool nila na to is sila lang yung gumawa. At alam nyo ba na kailangang tongtongan para makakuha ka nung kakanggata at yung pangalawang piga? Subukan natin. Ah, okay. So ganyan lang siya. Aba. Parang ayos to ha. Makikita niyo, Food Explorers, ganito lang naman kapulido yung pagkakapiga ng ating nyog. So makikita niyo, dry na dry na. Sulit na sulit, ibig sabihin, no? Ayan po yung ginata nyo kanina na yun ang okay. First gata. Ito na po yung kalalabasan yung yan. Ma'am Jane, paki-explain naman sa amin kung ano yung pinaka-base, yung ingredients ninyo nung parang sa inyong tamales. Bale yung kanina, yung nagata natin, opo. Tapos yung galapong. Of course. Tapos timplahan na lang ng konting asin. Yan lang. So ito po yung ating galapong na may gata at asin. Yung kanina po. Ayan, ipa-flat natin tapos yung inyong atswete. Mm-mm. Kaya ang ganda ng kulay po, ano? Chef po, try mo. Sige nga, ma. Okay. So ito na po yung toppings. Opo. Paglagay ng sahog niya. So tatlong gaya. Tapos may ham din pala. Complete meal talaga siya, no? May karne, may starch. Tapos may mani. Dako yung may legumes. Kaya kung nagda-diet kayo, nakainin mo. Parang okay lang sa akin. Yan yung kainin mo araw-araw. So after an hour, eto na yung itsura niyan. May pangalan ko yan. Tikman na natin. Ayan na. The reveal. Yun, no? So dito ako sa spot na to. Nag-wiggle-wiggle, ha? What I always like about the tamales in general is yung consistency niya, yung texture niya sa bibig. Pero what I like about our tamales here is mas smooth siya. So, kumbaga, mas suabe. Tapos yung hagod ng alat and then yung pieces ng chicken. Ito yung mga simpleng factors why yung tamales natin dito makes it a perfect meal. Tene!